Magandang araw! Ako si Teacher Michelle. Para sa ating ika-apat na module ng Handang Magbasa, tatalakayin natin ang interaktibong pagbasa ng pabigkas. Nilalayo nito na maibahagi ang mga hakbang sa epektibong pagbasa ng aklat sa mga bata sa klase gamit ang read aloud method at dialogic reading. Bago nating pag-usapan kung paano ginagawa ang pagbasa ng pabigkas, alamin natin, ano nga ba ito? Ang pagbasa ng pabigkas ay ang pagbasa ng kwento ng may sapat na lakas ng boses at angkop na pagpapahayag upang mabisang maibahagi ang binabasa. Base sa inyong karanasan, sino ba sa pagitan ng guro at ng mga bata ang mas nagsasalita kapag nagbabasa ng pabigkas? Sino naman ang mas nakikinig? Ang sagot marahil ng karamihan ay ang guro ang mas nagsasalita at ang mga bata ang mas nakikinig. Ayon sa pag-aaral, mas mabisa at mas kaiga-igayang paraan ng pagbasa ng pabigkas ang interaktibong pagbasa. Sa interaktibong pagbasa ng pabigkas, nag-uusap ang tagabasa at ang binabasahan tungkol sa aklat. Ang guro ang nagsisilbing tagapakinig at tagatanong sa mga bata. Bakit ito epektibo? Walang natututong tumugtog ng instrumento sa pakikinig lamang, hindi ba? Gaya sa pagbasa, hindi matututo ang bata kung siya'y tagapakinig lamang. Mabilis na natututo ang mga bata kung aktibo siyang nakikilahok sa pagbabasa. May ilang bagay tayong kailangan tandaan sa pagbasa ng pabigkas sa mga bata sa classroom. Una, inuulit-ulit na basahin ang aklat sa mga bata. Mahalagang basahin sa mga bata ng higit sa isang beses ang aklat sa loob ng isang linggo upang lumalim ang pag-unawa nila dito. Ikalawa, sinasabi sa mga bata ang kahulugan ng mga bagong salita habang binabasahan at hinihikayat silang gamitin ang mga ito. Uunlad ang bokabularyo ng mga bata kung ipaliliwanag sa kanila ang ibig sabihin ng mga bagong salitang matatagpuan sa aklat. Makatutulong din sa kanilang kasanayan sa komunikasyon kung kanilang magagamit ang mga bagong salitang natutuhan sa pagsagot sa mga tanong. Ikatlo, nagtatanong at sumasagot ng mga tanong ang mga bata. Ang parehong pagtatanong ng mga bata at pagtatanong ng guro tungkol sa kwento ay nagsisilbing gabay upang mapalawak ang pagkaunawa sa binasa. Ikaapat, inuulit ng mga bata ang pagkukwento. Kapag alam na nila ang kwento, hayaang ang mga bata naman ang magkwento nito. Makatutulong ito sa paglinang ng kanilang pag-aanalisa sa pamamagitan ng pagpapaliwanag sa mga nagaganap sa kwento.